sagradong usok mula sa mga halamang gamot ay isang mahalagang aspeto sa maraming kultura at relihiyon sa mundo. Sa North America, ito ay isang practice na pangkaraniwa na sa kanila. Ito ay ginagawa madalas ng mga katutubo doon at ito nga ay ang tinatawag na smudging. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Sa video na ito, ating alamin ang lahat ng mga bagay na patungkol sa smudging. Ang smudging ay isang tradisyonal na pamamaraan ng pag-clarify at pag-purify ng espasyo at ng sarili mula sa negativity. Ito ay may apat na elemento. Una, ang seashell na kumakatawan sa elemento ng tubig. Pangalawa, ang apat na sagradong halaman para dito at ito ay ang cedar, sage, sweetgrass at tobacco. Pangatlo, ang apoy ang siyang dahilan para ito ay maglabas ng usok at ito ang pangatlong elemento. At pang-apat, ang usok nito mismo na elemento ng hangin. Sa smudging, ang pinatuyong halaman ay sinisindihan gamit ang posporo. Ang apoy ay dahan-dahang hinihipan at ang usok na lumalabas dito ay ang siyang mainam para sa ating isipan, puso at buong katawan. Ito ay ginagamitan ng kamay o ng balahibo ng agila at siyang ipinapaypay sa buong katawan o lugar na gusto mong mataboy ang bad energy. Ang tao naman na ini-smudge ay dinadala sa kanyang katawan ang usok nito at ito ang siyang ipinapasok sa katawan sa pamamagitan ng pag-inhale nito. Ang abo nito ay ibinabaon sa lupa dahil sa paniniwalang nadala ng mga abo nito ang negatibong enerhiya. Kaya ito ginagawa. Ang mga negatibong enerhiya at isipin ay nadala na ng mga abo nito, kaya ito talaga ay dapat na ibaon sa lupa na malayo sa iyong bahay. Ang isang tao ay pwedeng i-smudge ang kanyang sarili o ibang tao. Pwede rin itong gamitin sa pagtaboy ng negative energy sa ating mga silid o espasyo. Kung ikaw ay naglipat na sa bagong bahay o may nangyaring alitan sa tinitirhan mo, maaari kang mag-smudge anumang araw at oras. Madalas na mainam gawin din ito sa Biyernes, New Moon, Full Moon, Huwebes at sa Bukang Liwayway. Para gawin ito, isara ang lahat ng bintana at pinto o anumang lagusan sa bahay na mayroon ka. Patayin ang mga electronic devices na mayroon ka sa bahay. Ang pagpapausok nito ay dapat na simulan sa kaliwang direksyon ng iyong bahay. Lahat ng parte ng bahay ay pausukan mo at sisimulan mo ito sa kaliwang direksyon. Sisimulan mo ito sa main door ng iyong bahay. Sa pagpapausok ay hilingin mo na huwag umalis ang mga mabubuting espiritu at lumisan na ang mga masasamang espiritu sa iyong bahay. Pag narating mo na ulit ang front door, buksan ito at hintayin mawala ang usok sa loob ng bahay. Yan ang punto kung saan nalinis mo na ang bahay mo mula sa masamang enerhiya. Saka buksan ang mga bintana. Ang smudging ay importante sa maraming kultura. May mga ospital at paaralan sa ibang bansa ang inadapt na ang pamamaraang ito. Sa smudging, ang madalas nang gamit dito ay ang California white sage. Madalas ito ay tuyo at nakabungkos. Kung mahigpit ang pagkakatali nito, ang hangin ay mahihirapang pumasok sa bungkos. Kaya luwagan ng bahagya ang tali nito bago sindihan. Ito ay isang napakatanda ng method para i-purify ang sarili at espasyo. Kung ikaw ay madalas makipag-interact sa tao,
shake hands, pakikipag-usap, at may mga trabaho na mabibigat at stressful, ang smudging ang napakainam para sa iyo. Ipinapang-cleanse din ito sa mga lucky charms at iba pang charms na dala mo at nasa bahay. At kristal naman para magamit pa ito ulit sa panibagong intention. Ito ay pinapausok din ng mga psychic bago manghula para sa divination. Mainam din sa kalusugan ang pagpapausok nito kasi ito ay may antibacterial properties. Nakasubok ka na ba nito, Kalaurel? This is Erffy Del Rosario. Thank you for watching.